Rosie, you have good news? Huh? You have good news? Up, 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 up. Meron ka na daw, ha? It's your first day. Good. See you later. Yun mga chief, so kwentong English bulldog muna tayo. Kwentong aso, isishare ko lang sa inyo. Yung aso ko kasi, nung last December, pinastad ko yun eh. Yun yung second hit niya. Nung first hit kasi, talagang parang gusto ko na ipastad. Kaso nga lang, si Mrs. ayaw niya kasi nga, masyadong baby pa, nakakaawa. Totoo naman. Which is nung sinearch ko, yun nga yung sabi nila, much better kung second hit niya. Kaso, akala namin pregnant na siya, mga chief. Pagdating ng Feb, one day before namin siya dalhin sa vet, pinaano muna namin siya, pina-x-ray. Lumabas doon sa x-ray, hindi pala talaga siya pregnant. Sobrang lungkot, mga chief. Kasi, ano na siya eh. Nagkaroon na siya ng boobs, lumaki na yung chan niya. Tapos yun pala, puro tubig lang. So, hindi namin alam kung ano yung nangyari. Tapos yun, naghintay na lang kami ulit, kinontak namin yung kung saan kami nagpastad. Tapos, yun nga, sinabi namin sa kanila na ganito yung nangyari, pinakita namin, nag-miss. Kaya ganun na lang din kami ka-excited mga chief, na dinat na ulit siya. Ano? Dentist? Mga chief. Irerekla na si Jose. Another blessing, mga chief. Sana magtuloy-tuloy. Yan yung inaasahan natin. Tuloy-tuloy na? Dalaga ka na? Ano? Hmm. Yan yung sahig. Ba? Dami ng dugo, no? Sabi nung pagdadala natin, bali sa ika-7th or 8th day niya, pwede na daw natin dalhin. Bayad na kasi tayo dun eh. Nung una yung nag-mintase. Sayang nga eh. Tapos 2 months lang. Pupuntis na yung nanganak na yan. Gusto na lumabas na niya. Ano? Labas ka na? Ah, wait lang. Ayan ang gusto ng laruan. Sige, gawin mo. Kasi. Dan, kulang pa? Anong gutom pa? Doon pa rin kami sa dati niya pinag-stud namin. Nag-iba na lang kami ng aso. Ang suggestion din kasi mga chief, nung nagpapastud is pili na lang kami ng other aso. Ang gaganda ng mga aso mga chief. Matutuwa ka, halos gusto ko nang iuwi eh. Akala ko kasi nung una, iilan lang yung aso niya. Ang dami pala. Talagang puro English bulldog, mga chief. Lucy! Hello. Bigo ka mamaya, ha? Ano, mga chief? Tignan niyo yung boobies niya, yung nipples niya. Magana. Ito yung pepe niya. Ganun din. Paliguan natin para mabango. Hindi nakakahiya, di ba? Kaya yeah, ready na to eh. Excited na ako mga chief. Kasi dadali natin si Rosie sa naging partner niya or dun sa breeder. Papacheck natin kung pwede na talaga siyang i-stud. Pag kinaiwan, di iiwan na natin. Once na may stud yun, mga tatakbo lang ng 65 days, manganak na yun. Samahan niyo ako. Ang traffic mga chief! Ano? Ayun mga chief, so sunduin natin si Mrs. Tsaka si Rosie. Umuulan pa naman. Hi! Let's go. Dapat nag-diaper ko eh. Hello Rosie! Tara na, Rosie!
Mukhang iwan ka na naman ngayon ah. Mukhang doon ka na mag-stay hanggang next week. Ano sabi na? Hindi naman sumagot. Ang sabi, dalhin lang eh. Ayan, dito na tayo. Ito yung Kilagas. So dito natin iiwan si Rosie. Tignan natin si Dutch, yung magiging partner ni Rosie. Rosie! Ay, ganda nito ah! Ang ganda, grabe! Sobrang cute! Ang ganda ng isa, nakita mo? Thank you! Grabe, ang ganda ng isa. Sobra! Nakatawa eh. Ang gaganda! Ayan si Dutch. Dutch, ang ganda mo pala! Ang ganda niya oh! Mabait? Huwag lang po yan naman. Ay, huwag yan. Dad! Iba-iba po kasi yung mga yun. Ang gaganda pala. Ang ganda. Uy! Gaganda! Parang ang lalaki nila. Parang ang lalaki nila, no? Pag lalaki, malaki talaga. Tapos tumalo no. Ang cute eh. Oo, oh, kala mo ano eh. Ayun. Laki. Gaganda naman. Gaganda no. Ilan ba naman? Ilang buwan pa lang? Hindi po, ano po, 1 year in total. Ah, 1 year? Siya pinaka maka ano eh. Cute, sobra. Ang laki. Laki ng bahan. Uy, akin ka na lang. Doon na siya, hindi na ako nakapagpaalam. Ang bilis ng pangyayari. So, bakit English Bulldog? Kasi nung bata talaga ako, nung nakakita ako noon sa Cebu, nung pumunta kami ng family ko doon, meron akong nakitang English Bulldog doon. Sobrang tuwang-tuwa ako. So, hindi ko na nakalimutan yun. Kaya nung etong nagkaedad na ako, nung kaya na natin bilhin, yun yung nirigalo natin kay Mrs. sa mga anak natin. Since gusto nilang magkaaso. Nung nabili ko nga lang yung aso, parang nabanggit lang din nila na bakit ito hindi natin pwedeng maidala sa pagtulog. Ayun. So, yun lang yung naging disadvantage. Kasi nga, sobrang laki niya. Pwede naman siya sana pang maliit na bahay, pang kondo. Kasi nga, tamad siya mga chief. Hindi siya nagkikikilos. Ganun yung klase ng, ano niya, yung character niya. Tsaka medyo may amoy lang siya. Kahit na madalas namin siyang paliguan, asikasuhin. Wala eh, malakas talaga yung amoy nila. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro dahil sa mga faults nila. This time, abangan natin, mag-update ako. Pakita ko sa inyo paano natin siya alagaan hanggat panganak. Tapos pakita ko rin sa inyo yung magiging babies niya. Asa tayo mga chief na mabuo. Kahit man lang makadalawa, tatlo, apat, masaya na tayo nun mga chief. Basta healthy yung maging apo natin kay Rosie. Dalhin lang natin yung pagkain ni Rosie. Diba wala tayong dala nung dinala natin siya dito? Ay, yung pagkain lang po. Dinala ko lang. Sige po, salamat po. Ay na. Ikaw mag-dive.